Happy day sa lahat ng aming mga viewers! Welcome sa bagong episode na tutulong at gagabay sa inyo sa usaping pangkalusugan. Ako si Shena Tuting at ito ang A Healthy Palawenyo. Ngayong araw, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa appendicitis. Pamilyar ba kayo kung ano ito? Ang appendix ay isang hugis-daliring sisidlan na matatagpuan sa ibabang bahagi ng ating tiyan. Kapag naapektuhan ito, nakararanas ang isang pasyente ng pananakit ng kanang bahagi ng tiyan. Ito ay tinatawag na appendicitis. Mula sa talaan ng World Health Organization taong 2020, umabot sa 276 ang kaso ng mga namatay nang dahil sa komplikasyon sa appendix. 0.04% ng total deaths sa Pilipinas. Para mas matulungan tayo kung ano nga ba ito, kasama natin ngayon si Dr. Ronnie Dan Salazar. Welcome, Doc, sa A Healthy Palawenyo. Thank you. At magandang umaga sa lahat po ng nanonood ng Palawan News. At saka sa mga sumusubaybay sa ating programa na A Healthy Palawenyo. Binabati ko po yung aking pamilya. Hello po sa inyo. Okay, Doc, alam niyo po ba napakaraming katanungan ng ating mga kababayan patungkol sa appendicitis? Alam kong ready ka na, Doc, sagutin ito. Ano po? So, ito po yung mga questions. Una po, saan po bang bahagi matatagpuan ang appendix at ano po ba ang tungkulin nito? Eh, magandang tanong yan. So, ang appendix po ay part po ng internal organs ng ating tiyan. So, dito po yan siya sa loob ng ating tiyan. Now, ito po ay connected or nakakonect siya sa large intestine. So, ang large intestine po nag-uumpisa dito sa kanang bahagi, no, sa right side po, sa pinakababa ng ating tiyan. Anatomically, doon po yung location niya. Pero, may mga ibang location kung minsan halimbawa yung abnormality na nagkakaroon po ng development ng internal organs na baliktad dito sa kaliwa. Pero very rare po yun siya. No, kadalasan dito talaga siya sa kanang bahagi ng tiyan. When it comes naman doon sa function ng ating appendix, no, medyo very controversial pa po kasi hindi pa talaga nila ma-identify or ma-define yung talagang function ng appendix. Although, sinasabi ng mga researchers na yung appendix daw is part ng immune system ng isang individual. So, sinasabi nila na yung appendix, ito daw yung reservoir or pinagtataguan ng mga good bacteria sa ating large intestine. So halimbawa yung bacteria ng large intestine na deplete or naubos, ang nagdadagdag noon or nagre-release ng additional good bacteria ay nasa appendix daw. Sinasabi din nila during the developmental stage, malaki yung contribution ng appendix doon sa immunity ng isang growing na baby. So, pag habang nagde-develop, siya daw yung nagko-contribute to help in the immunity ng isang individual. Pero after that, kapag lumaki na raw, hindi na raw siya nakakatulong doon sa immunity. So, those are just parang mga theories, no? Theories ng regarding doon sa function ng appendix. Pero pero hanggang ngayon hindi pa rin siya talaga na-identify kung ano yung pinaka-main function niya. Ano po ba ang sanhi or ano ang mga sanhi, Doc, ng pagkakaroon ng appendicitis? So, yung appendicitis po is defined as the inflammation, no, pag sinabing itis, no, sa dulo ng mga organs na ano pangalan appendix plus itis, appendicitis.
or inflammation po yan siya ng appendix. Mm-hmm. So, ang mga causes ng appendicitis ay marami. Pero ang pinaka-common cause niya, no, yung talagang pinakamataas na dahilan ay yung pagbabara po sa appendix, sa dulo ng or sa bungad ng appendix. So, sa Philippines or any other parts of the world, meron yung tinatawag na fecalith, no? Yung fecalith, ito ay yung parang tumigas na stool, no? Fecal stool na matigas, na bumabara doon sa bungad ng appendix. So, halimbawa, ito yung appendix mo. Pag bumara yan dito, namamaga na yung entire appendix. Mm. So, ang kadalasan doon, pag may dumi na matigas na nakabara doon, yun yung magkukos ng obstruction. Tapos, magre-react yung appendix, mamamaga siya. Meron din yung mga tumor rin. Yung common is yung carcinoid na tumor na nadidevelop sa any part ng appendix. Pero kadalasan, dito rin talaga siya sa bungad. Tapos, pag lumaki siya, nababarahan niya yung lumen ng appendix. Mm. Tapos, mamamaga siya. Okay. So, yun siya. May mga iba din yung mga inflammatory reactions. Pag halimbawa, namaga yung bituka natin, yung large intestines natin, namaga dahil sa infection, naaapektuhan yung appendix din. No? Mm. Tapos, pag namaga siya, most of the time, hindi na siya nakaka-recover doon sa sitwasyon na gano'n kasi namamaga na rin yung mga blood vessels niya at saka yung daluyan niya. So, after that, nagre-react na rin yung appendix, natutuluyan na siya, namamaga na hanggang sumabog na lang siya. Ganon. Basically, okay? Pala talaga, Doc, ano siya? Obstruction. So, pag nag-obstruct po, nagbi-build up kasi yung pressure dito sa appendix. Mm. So, pag nag-build up yung pressure, habang tumatagal na tumatagal, magsi-swell up na siya kasi syempre matindi yung pressure. Tapos, kapag hindi na nakayanan ng appendix, sumasabog siya. Mm. Kaya doon nagkakaroon ng mga pumuputok na appendix, ganyan. Dahil yon sa matagal na pressure. Na doon sa appendix. Nadulot, Doc, ng pagbara. Pagbara. So, binarahan. Nabarahan po talaga. Ayan po, atin pong nalaman. Ano po ba talaga ang sanhi, ano, Doc? Salamat po sa iyong pagbahagi. Ngayon naman, Doc, ano po ba ang warning signs or early warning signs ng pagkakaroon ng appendicitis? So, kadalasan po doon sa appendicitis, nagkakaroon po ng very vague, no? Ang vague na abdominal pain. Ibig sabihin, sumasakit yung tiyan mo, para kang sinisikmuraan, pero hindi mo talaga siya ma-define kung nasaan siya. Kadalasan, di ba, pag nagka-ulcer tayo, alam mo na dito siya sa may taas, pinakataas ng tiyan natin. Apo. Ito kung minsan, dito sa may pusod, no? Sa may pusod siya or yung iba, ang feeling nila is parang kinakabag sila. Mm-mm. So, parang hindi pa very defined kung saan talaga yung pain. Opo. So, yan yung pinakauna. So, nagkakaroon sila ng parang feeling na bloated or medyo parang, most of the time yung mga patients natin ang nagsasabi na, para po akong merong acidity, no? Or acidic ako. So, yun po yung pinaka-common na symptoms. And then, sumusunod po yung ibang mga symptoms. For example, like, yung iba nagsusuka. Pag sumakit yung sikmura nila, yung iba nagsusuka. Mm-hmm. So, yun yung mga early signs nung appendicitis. Mm-hmm. And then, afterwards, after several hours, ma-sense ng mga patients na parang wala na silang appetite. No, so mawawalan sila ng gana kumain. So parang the whole day since parang feeling nila bloated sila. Opo. Parang ayaw na rin nilang kumain. So those are the early signs. May mga ibang patients na nagfi-fever din agad. Opo. Pero yung fever usually associated siya doon sa intensity na nung pain nung pamamaga nung appendix. So halimbawa pag medyo matindi na yung pamamaga, doon na sumusunod yung fever. Pero doon sa ibang mga patients,
early din yung fever nila. So, naglalagnat-laglat ka sila ng ganun. Pero, ang pinakauna dyan is, sumasakit yung sikmura or parang opo, bloated sila. Opo. Ganun. So, maaari din, Doc, na hindi rin mag-fever ang ibang mga patients? Yes, oo. Oh. Late na. So, yung fever kasi kadalasan doon na sa mga patients na matindi yung matindi infection or doon sa mga patients na pumutok na yung appendix. Opo. Pag halimbawa nag-rupture na siya, doon lang magpe-present yung fever mm-hmm. doon sa ibang mga patients. Okay. Parang yung talagang total na sign or early signs sa Doc is yun nga, yung masakit talaga yung iyong... Yes. So, yeah. So halimbawa, opo, naramdaman na ng isang patient mm-hmm. yun, binibigyan na namin sila ng advice na observe natin, huwag muna kayong kumain, okay, and then i-monitor natin yung pain. Mm. So, very classic naman po yung pain ng appendicitis kasi after na parang bloated sila or parang sinisikmuraan sila, after several hours, average niyan mga 6 hours, no? Lilipat na yan dito sa kanang bahagi, dito sa may baba. Mm-mm. So, mag-transfer yung pain. Sabi nila na umpisa dito sa sikmura. Tapos, Doc, after nun, lumipat na dito eh. Nag-stick na siya dito sa kanang bahagi, sa may baba banda. So, yun na yung classic na presentation ng appendicitis. Mm-mm. Kami po ay magbabalik pagkalipas ng ilang paalaala. Welcome back, Doc, sa ating programa. Ayan po, patungkol po ito sa ating na-inyo na pong na-mention about sa pain, ano, Doc? Bakit po kaya nagpapalipat-lipat yung sakit ng tiyan pag merong appendicitis? Yung appendix po kasi ay connected siya doon sa large intestines. So, yung innervations po, yung nerves, no, yung ugat po, mga... nerve supply po ng internal organs natin ay iba po doon sa nerve supply ng tiyan, no, yung layers ng tiyan po natin. So ibig sabihin yung balat, no, yung muscle, no, yung covering po ng internal organs natin. Iba rin po yung nerve supply niyan. So yung appendix, ang nerve supply po niyan ay nandito sa mga internal organs o yung tinatawag po natin na visceral nerves, visceral, no? Nerves. Visceral kasi sa organs po siya. Yung outer layer naman po ng covering po ng abdomen or ng tiyan natin ay yung parietal nerves, no? Yung superficial nerves, yung nakakover po doon sa may tiyan banda. So, since visceral po siya, yung nerve po, yung pain po na itatransport ng nerves natin doon sa brain natin ay yung innervations niya po ay very vague yung pain prediction or interpretation ng brain natin. So, medyo hindi pa masyadong clear kung saan siya madidetect nung brain natin. So, sa umpisa, parang malabo pa siya. Opo. Pero once na tumindi na yung pamamaga, it actually involves the parietal nerves o yung covering na ng mga organs natin, which is more accurate na at saka fast na yung interpretation ng pain sa brain. So, in that point, pag sobrang namamaga na, medyo alam na ng brain natin kung saan banda yung location ng source ng pain. No, so mai-interpret na siya na nandito sa kanang bahagi. So doon rin naman actually na magsasabi na medyo
progressing na yung pamamaga, ano, or tuloy-tuloy na inflammation ng appendix, nai-interpret na ng brain natin na yung location ng pain kung saan siya galing and nalolocalize na, o ibig sabihin, identified na yung pwesto ng source ng pain. Dahil doon yun sa mga nerve innervations ng katawan natin. Sino naman po, Doc, ang madalas na nagkakaroon ng appendicitis? Yung appendicitis po can be covered in all ages. Mm-hmm. Pero meron lang yung sinasabi nila na very common or mas mataas yung incidence ng appendicitis. Ito yung mga from 5 years old up to 45 years old. So yan po yung range na marami yung cases. Mm-hmm. Pero very common din to sa mga elderly. No, sa mga 60 years old, 70 years old. Nagkakaroon din ng appendicitis yung mga ganung age. Ang problema lang is kung minsan mahirap siyang ma-interpret or ma-identify. So kung minsan nani-neglect yung mga ganun sa mga elderly. Sa mga age group ng 5 years old to 45, diyan talaga kadalasan very common yung appendicitis. Ayan po, ating mga kababayan, nalaman na po natin na ito po pala yung mga madalas, ano, Doc, na mga nagkakaroon talaga ng appendicitis, 5 to 45 years old. Bakit po kaya common, Doc, sa age range na yon ng 5 to 45 years old? Actually, hindi naman nila talaga na-identify bakit common siya doon sa age na yon na, na sense lang nila na itong age group na to, ito yung meron talagang mataas na incidence ng appendicitis. It can be related to the diet of an individual. Kasi for example, like napansin din nila na yung fecalith kasi is matigas siya na stool. No, hardened stool siya. So ito ay most of the time related doon sa tagal nung stool na nagstay doon sa bituka. So for example, kung high fiber yung diet mo, mataas yung fiber intake mo, mabilis lang siya mag-flow out doon sa bituka mo, bituka, na ilalabas mo the following day. Mm-mm. Pero kung halimbawa, 2-3 days, hindi ka na nakakadumi, matagal kasing nagsistick o nagsistay yung dumi natin sa bituka, nagsastack up kasi sila doon sa area ng appendix. So, unti-unti nag-i-impact sila doon. No, kasi matagal sila doon. So, pwede ring related sa diet ng isang individual. And most of the time, itong age group, ang mas lower yung fiber intake. No? Mahilig kasi ito sa meat intake, more on sa mga chichirya and all of that. Apo. Hindi masyado sa fiber. Apo. No? And this is also common in males. No? Mas mataas yung incidence niya sa mga lalaki compared sa babae. Pero wala ring ano yon, wala ring dahilan yon. Nagkataon lang na mas nakita nila na mas maraming cases ng appendicitis sa lalaki. Ang isang individual pala, Doc, na constipated ay prone din po, ano, dahil sila ay less ang kanilang kinakain fiber. So yung constipation can be also a risk, no, kasi nga dahil yung flow ng dumi natin medyo matagal sa bituka, pwede siyang maging cause. Kaya nga rinirecommend namin na more on high ang fiber, ang diet natin, and then also increase yung water intake natin para yung maiwasan po natin yung constipation. Kami po ay magbabalik makalipas ang ilang paalaala. Welcome back po dito sa ating programang A Healthy Palawenyo. Paano naman po, Doc, ginagamot ang appendicitis? So, ang appendicitis po ay dalawang pamamaraan ang treatment niya. So, yung tinatawag po namin na medical no, at saka surgical. Pag sinabi pong medical, ito po ay binibigyan lang ng antibiotic no, yung isang pasyente. Kasi yung appendicitis is an inflammation no, ng appendix. So, pag nag-antibiotic ka, makokontrol yung
inflammation, mm-hmm. no, yung infection ng appendix, tapos magsusubside yung pamamaga niya, nagamot na ng antibiotic yon. Okay? Tapos yung isa is surgical. Ito po yung mga inooperahan. Pero most of the time, ang appendicitis po, surgical po ang treatment niya. No, ibig sabihin, mas preferred po namin na mga surgeons na tanggalin yung appendix compared sa mag-antibiotic lang siya at saka iinumin niya lang yung gamot. Kasi medyo risky po yung part na yon. For the reason that, kuminsan kasi pag naka-antibiotic yung pasyente, kala yung symptom yung symptoms niya kasi lahat ng symptoms niya magsusubside eh. So mawawala yung pain while the antibiotic is working. Opo. Okay? So feeling ng patient okay na siya. Pero the moment na maubos niya yung antibiotic, meron kasi yung iba na hindi talaga sila fully nag-respond doon sa infection or sa inflammation. So after taking the antibiotic, yung progress ng pamamaga ay tuloy-tuloy pa rin. So pag nagtuloy-tuloy pa rin siya, baka umabot doon sa point na nag-rupture na or pumutok na yung appendix. Nang hindi nalalaman ng patient kasi naka-cover pa siya nung effect nung antibiotic And very important po 'yan na katulad ng sinabi ko sa kanina na kapag namamaga yung appendix, mataas yung pressure. Okay? Kapag pumutok po yung appendix, nagsusubside yung pressure. So pag nagsubside yung pressure, mawawala yung intense pain na nararamdaman ng patient. So pag nawala yung pain, i-assume nung isang pasyente or isang individual na okay na siya. Pero actually, pumutok kasi yung appendix, nawala yung pressure, kaya nawala yung pain. Pero ito po ay delikado kasi magpa-progress yung infection. Hindi na lang dito sa right side, pero na magsispread na sa ibang parts ng chan. So, yun yung danger ng medical. No, yung gamot lang. So, most of the time, mas preferred namin na surgical yung treatment ng appendicitis o yung tinatanggal po yung appendix. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng operasyon. Ang tawag po doon is appendectomy. So, tinatanggal po. So, ito yung appendix. Pinuputol po yan dito sa sa connection niya sa large intestine. Tinatanggal yung entire appendix. Ano naman po ang pangmatagalang epekto ng appendectomy, Doc? Okay. So, yung appendectomy, marami po actually hesitant dyan kasi nga iniisip nila pag natanggal na yung appendix nila, magkakaproblema sila sa pagkain or magkakaproblema sila sa tiyan. Opo. Pero sa totoo lang po, pag natanggal po yung appendix, halos wala rin pong mararamdaman yung isang individual. Kasi katulad po ng sinabi ko kanina, hindi po masyadong defined actually yung function ng appendix. Na kahit pag tinanggal po siya, no, normal na normal ang mararamdaman ng isang individual. Okay? And then, surgically naman, no, sa operasyon at kadalasan kasi ang operasyon sa appendix ay dito sa kanang bahagi. Opo. 'Di ba? So dito 'yan siya. Meron na yung makabagong technique ngayon, yung tinatawag namin na laparoscopic appendectomy, yung butas na lang po. So hindi na po naghihiwa ng malaki except camera naman po yung ginagamit namin. Pumapasok yung camera doon sa loob ng tiyan. Okay? So, makikita yung internal organs natin. Makikita yung namamaga na appendix. Tapos, kukunin po yun. Puputulin lang dito sa dulo. Tapos, ilalabas na rin doon sa butas na pinagpasukan ng camera. Okay? So, in that way, naiiwasan po natin yung mga malalaking hiwa sa katawan. Yun na po yung makabagong pamamaraan ng pag-oopera ng tiyan ngayon. We call it minimally invasive surgery.
So, ginagamit po natin yung technology ng mga cameras ngayon, ng monitors, no? Apo. Yung mga parang ganito. Apo. Papasok yung camera sa loob. Tapos sa monitor na lang nakatingin nakikita. Yung surgeon. Oh. So, nakikita niya yan siya doon habang inooperahan yung chan. Meron po bang pagbabago, Doc, sa digestion pag wala ng appendix? Eh, katulad ng sinabi ko sa kanina na yung appendix, kapag tinanggal, it won't really affect the internal organs ng isang individual. So, pag pinutol po yan siya, yung flow kasi ng pagkain natin ay hindi naman dumadaan talaga doon sa appendix. So, doon large sa large intestine. Apo. So, hindi siya maaapektuhan. Eh, pag tinanggal yung appendix natin, wala actually magbabago doon sa pagda-digest ng pagkain ng isang individual. So, parang back to normal talaga yung isang individual. Individual, yan. Salamat, Doc, sa pag-assure sa amin na walang effect ito. Ano po? Yan. Dadako naman tayo, Doc, sa kadalasang mga katanungan or mga paniniwala ng mga tao patungkol sa appendix or sa pagkakaroon ng appendicitis. Ito, Doc, yung mga tanong. Ang pagkain po ba ng kamatis o yung mga maliliit na o yung mga seed na mga gulay ay nagdudulot ng appendicitis? Okay, magandang tanong yan kasi ang tawag po dyan ay myth, no? Opo. Ibig sabihin ay paniniwala na hindi totoo. So, since katulad ng napag-usapan natin kanina ay yung appendix, kapag nabarahan siya, opo, namamaga yung appendix. So, kadalasan, dahil sa buto, no, yung buto ng kamatis, may possibility na magbara siya doon sa dulo sa bungad ng appendix, ay ini-interpret nila na yun nga yung cause. Actually po, hindi po totoo yun. So, lahat po ng buto, for example, hindi lang kamatis, no, yung iba, bayabas, apo, buto ng bayabas, o kaya yung ibang mga pagkain na may mga buto, ay hindi po totoo na yun po yung nagbabara doon sa appendix. Sunod naman, Doc, na isa rin po ito sa mga paniniwala. Ano po? Ang heavy workout ba, Doc, o yung pagtakbo pagkatapos kumain ay nagdudulot ng appendicitis? Okay, so another myth po yan. No? So, ang sinasabi nga nila, pagkatapos kang kumain, huwag kang tatalon. Opo. No, so, yung mga physical activities po na ganon ay hindi rin po related. So, isang myth na naman po yan siya. Hindi po yan siya related doon sa pagkakaroon natin ng appendicitis. Actually po, yung iba nga pong individual ay sa pagtulog lang, no? Magigising na lang sila because of the pain. Wala namang ginawa yung isang individual, natulog lang siya. So, hindi po yan siya doon sa mga active, no, na activity ng isang individual na magdudulot po ng appendicitis. Nagkataon lang po siguro during that time naramdaman niya yung pain, no, doon sa tiyan niya. Pero hindi po yung activity niya ang nag-cause po niyan. Yung paghiga naman, no, after kumain, wala pong relationship yon doon sa pagkakaroon din natin ng appendicitis, no? Pero hindi rin siya rinerecommend for the reason that yung kinain kasi natin nandito pa sa stomach, eh. Opo. So, pag humiga ka, may tendency kasi na bumalik yung pagkain mo sa bibig mo at sa saka sa lalamunan mo, yung tinatawag natin na reflux. No, kasi so another kasi thing. Nandito pa siya, eh. Opo. So, pag nag-level ka ng ganyan, humiga ka ng ganyan, syempre yung pagkain mo, it's either bumaba siya papunta doon sa mga bituka mo or umakyat siya dito sa esophagus mo o at sa lalamunan mo. So, ang tawag doon is reflux. No? Kaya recommended, no, to avoid having reflux after kumain, recommended na naka-upright ka muna. No? Pwedeng upo ka muna, huwag kang hihiga agad. Na upo ka muna para yung direction by gravity pababa.
Maraming maraming salamat po sa katanungan ng ating mga viewers and of course, Doc, sa inyo pong pagtugon, pagsagot ng kanilang mga katanungan. Doc, any tips po patungkol sa paano maiiwasan ang pagkakaroon ng appendicitis? Okay. Yung appendicitis po ay hindi natin controlled. Mm-hmm. No, ibig sabihin po, hindi siya affected ng activities natin. Okay. No? Or yung mga types din po ng pagkain natin. Okay. Hindi po yan siya nagkakataon lang po na namamaga yung appendix natin nang hindi po natin na ko-control. Pero hindi po tayo kailangang magambala or mag-alala dahil na-address din naman po siya properly. No, kailangan lang po nating malaman kung ano po yung mga symptoms no nararamdaman ng isang individual, dahil kapag naramdaman po ninyo, recommended ko po na pumunta po kayo sa pinakamalapit ninyong mga kakilalang doktor para po magpatingin. Kasi po ang appendicitis po, early treatment po ang pinakamahalagang intervention natin diyan. Ibig sabihin, kapag ma-address naman po siya properly, ay wala naman po tayong magiging problema or complications. Nagkakaroon lang po ng complications kapag na-neglect or pinabayaan natin, hindi natin pinansin yung mga symptoms, and then late po tayo pumunta sa ating mga doktor. Dahil by then, yung appendicitis ay siguro baka complicated na or malala na. So early detection po ng appendicitis ang pinakamaagang intervention po natin sa appendicitis para po maiwasan natin yung mga komplikasyon. Doc, sa ating pong mga viewers, mga kababayan na meron pong concern patungkol po sa or sa sakit ng tiyan or maaring magdudulot na po ito ng appendicitis, saan po sila pwedeng pumunta or magpakonsulta sa inyo? Okay, doon po sa gustong magpatingin or magkonsulta, I would recommend po kung meron naman po kayong malapit na clinic or doctor dyan sa inyong lugar, ay huwag po kayong magdalawang isip magpatingin. But kung nandito po kayo near the vicinity po ng Puerto Princesa, ay pwede po kayong pumunta sa Adventist Hospital Palawan Outpatient Department no for consultation. Open po kami diyan from Sunday to Friday. Ang clinic hours ko po ay from 10 to 5 p.m. po from Sunday to Friday. So pwede po kayong pumunta anytime. I hope nakatulong sa inyo ang episode na ito upang maunawaan ang tungkol sa appendicitis. Thank you po muli, Doc Ronnie Don Salazar, for helping us na maipaliwanag po ito sa ating pong viewers at ating mga kababayan. Thank you. Ako si Shana Tuting at ito ang A Healthy Palawenyo. Mahalaga ang kalusugan ating pangalagaan.